guys, welcome back sa ating channel. At syempre, ngayong araw na to, may gusto lang akong i-share sa inyo kasi meron ako na-receive na package kanina or delivery pang halaman to. Galing kay Ate Burns Barcelona. Hello, thank you ate. Pag-giveaway nila sa Arlie and Kiana's vlog kasi nag 1K subscriber na sila at na-monetize na sila. Ayun, thank you Arlie and Kiana's vlog. Support ko kayo palagi. Ayan, alam niyo yan. Mga pamangking ko. Ayan. Ito na, i-unbox na pala natin tong bigay ni Ate Burns Barcelona at na Arlie and Kiana's vlog. Mag-subscribe po kayo sa kanila kasi about cooking, parang unboxing na kitchen, mga kitchen set, ganyan po, mga gamit sa kusina, ganyan. Magagandang klase ng gamit na affordable na pwede nyo pong bilhin. Ayan. Nagbebenta din po si Ate Burns kaya pwede din po kayong bumili sa kanya. Ayan, DM nyo lang po siya. Ito po, unbox na natin. Sabi ko wala naman akong order eh. Bakit kaya ako may ganito? Tapos pagkita ko ng pangalan, ayun nga, bigay nga pala ni Ate. Thank you Ate Burns. Dahil isa ako sa nabigyan ng Arlie and Kiana's giveaway. Thank you. Dalawang perasa ng pots. Yay! Tsaka ito, meron pa siyang ganito. Kaya pag sa parot pala to sa mga houseplant, ayan yung mga nasa loob. Pwedeng pwede siya. Ayan, thank you Ate Burns, Barcelona, and sa Arlie and Kiana's vlog dahil binigyan niya tayo ng 2 pieces na ganitong pots. Ayan, may marami na tayong maitatanim ulit. Ayan, maraming salamat! Hi guys, syempre nagbabalik tayo at ang topic natin ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung mga sun stress na halaman ko dito sa aking garden. Alam nyo naman na mula nung mga nagsusubaybay na sa akin mula nung umpisa pa hanggang ngayon na mag 1K subscriber na tayo, 993. Kaya 7 subscriber na lang ang kulang, mag 1K subscriber na tayo. Ayan, salamat po sa inyo, sa lahat ng sumusuporta mula nung umpisa hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po. And syempre, ang topic nga natin ngayon ay sa sun stress ng mga halaman dito sa aking garden. Alam nyo naman na roof garden ako, diba? At sobrang init dito. Sobrang init, pero mahangin din naman. May time na mahangin at may time na sobrang init. Lalo na kung summer. Nung naging summer, siguro palagi ko silang ang number one na ginagawa ko is parang tinitingnan ko sila kung talaga bang gusto nila sa part ng mga pinaglagyan ko sa kanila. Kapag tumagal sila sa araw at gumanda yung kulay, so pinag-i-stay ko sila doon. Kapag ka ayaw nila or nagkaroon sila ng parang konting sunburn na minsan hindi maiiwasan kasi nga inahanap natin sila ng lugar na gusto nila, di ba? Siguro inaalis ko unti-unti yung halaman dun sa ayaw niyang spot na mainit kasi hindi niya kaya yung init na nakukuha niya dun sa lugar na pinaglagyan ko. Kaya ganun ako, mga ginagawa ko talaga, lagi ako nag-check araw-araw kung okay ba sila dun sa spot na pinaglalagyan ko. Kasi importante yon. At syempre, kapag ka magdidilig kayo, make sure na dry na yung soil. Kasi mahirap na ma-overwater. Kasi ako every 2 days kapag ganitong summer, every 2 days ako nagdidilig sa aking garden. Kahit yung mga houseplant. Kasi nga, nandito kami sa bubong. Mainit, mahangin, may time na ganun. Kaya halos sabay-sabay naman silang natutuyo ng soil. Kaya every 2 days talaga ako nagdidilig. Kaya gusto kong ipakita sa inyo kung ano ba yung mga sun stress dito sa aking garden. Ngayon ay magpa 5 PM na, kahanggang hapon aarawan sila. At ngayon lang sila medyo nakukulimlim. Ayan, nagkaka para na siya shade, ganyan. Ayan po sila, ito pulsan na pulsan yung mga yan. Ayan, pulsan din doon. Po yung mga sun stress ko na halaman, papakita ko sa inyo yun dito. Ito yung cactus ko na stress sa araw. Medyo nalilim na nga eh. Ayan.
nagiging parang brownish yung kanyang kulay dahil nakapulsan siya. Pero kapag ito ay naka-shaded lang, ganito yung magiging kulay niya. Kulay ng hindi stress na cactus na to. Kulay green lang siya, di ba? Pero ito po ay may ibang color na kasi nga po nakapulsan po siya. Ito po ay nakapulsan din. Ayan. Ang ganda ng kulay, di ba? Bago lang yan. Siguro 1 week ko pa lang siya naitanim. 1 week ko pa lang siya naitanim kaya sobrang ganda-ganda niya, di ba? Ayan. Sobrang hindi siya maselan yung succulent na to. Tapos pag may mga nalalaglag ng mga dahon, mabilis lang siyang tumubo. Kulay brown yung kanyang bulaklak pag meron siyang bulaklak. Ayan, pulang-pula. Pero pagka po nasa shade lang siya, ay kulay green lang. Kung makikita nyo, may part kasi na green pa. Kasi iyan yung natatakpan ng ibang dahon, kaya green. Pero yung nga nasa ibabaw, yung mga nasa ibabaw niya ay kulay pula. Ito naman po yung green na pillow plant. Sobrang green lang niya, di ba? Po ay sun stress. Ganito naman po ang kulay. Ganito po yung kulay ng stress na pillow plant. Ayan, medyo ma-pink po siya. Ayan po, ito nakapulsan din siya. Kaya ang ganda-ganda ng kulay ni Tiger Kalankowi. Kaya ito po, kulay gray na medyo brown. Yan po ang kulay niya, pero pag nasa shade po siya, green lang po siya. Ito po si Teardrops. Pencil cactus na dati ay dark green, pero ngayon ay yellow green na. Na may pagka-red, yung mga dulo niya, ayan o, may mga red na dahon na, dati green lang po yan. Aking Mother of Thousand. Ito naman po ay Laxiflora. Shoutout po tayo kay Josephine Bauyon, Caleb Claire Kapili. Ito naman yung aking tricolor. Ang ganda ng kulay. Nakatupi na siya kasi hapon. Hello kay Sarah G. Smith, Cecil Hirano. Pills Backbone na kulay pink ang dahon kasi dahil sa sun stress. Mel TV Official, Gel Santelian. Ang kulay niya, kulay green. Pero pag stress po siya sa araw, lagi siya natatapatan ng araw, ganitong kulay po siya. Nagpipink siya yung mga dahon niya. Kalankowi na red na ang ilalim niya. Oh. Nagre-red yung mga gilid niya. Hello kay Presit Wason ng Bulacan, Renato Concepcion. Germany, ayan. Last vlog natin, panoorin niyo po sa playlist, Wonder Money. Ito po yung dating cactus na kulay green po yung dahon niyan, ngayon po ma-red na siya. Hello kay Leia Watanabe, Minya Dosal, Agavoids, ang ganda ng color. Hi kay Teresita Boa, Aurora Reyes. Dati, muntik na yan mamatay kasi nagka-millibugs. Kulay green pa siya nung nakuha ko dun sa garden. May millibugs pala siya, tapos ang ginawa ko, inalkoholan ko lang siya, nilinis ko ng alcohol talaga. Tapos ngayon, ito na siya, ang healthy-healthy na niya. Oh, matigas yung dahon, tapos ang ganda ng mga gilid niya, nagre-red na. Kasi dati nung nakita ko siya, green na green lang po yan. Ang ganda na niya. Pero meron pa rin siyang sira dahil nga dun sa millibugs. Nakita ko siya, ganyan na siya. Pero okay na po siya. Yan pa. Si Mendoza, yan, yung favorite ko din isa. Ganda-ganda ng color. Tsaka po itong, ayan, yung bago na yan. Hello kay Elma Aliling, Nancy Balustre, Ay Bergara, kay Dante Salvador Channel. Ito din, ang ganda ng gilid niya kasi kulay pink ko. Regine Flores, Kiss Estrella. Color niya may pagka-orange na parang pink. Si Prolipica. Hello po kay Vicky Sarmiento, Marie Daus, etc. Si Pat Moonstone, na napakaganda.
Gusto ko na nga siyang ilipat sa mas malaking pot kasi medyo lumaki na siya. Dati kasi maliit lang siya, kaya nandito lang siya sa maliit na pot. Ayan, ang ganda-ganda. Ilipat ko na siya. Pagawa ko ng dish garden. Ay, ang ganda-ganda ni Ghosty, oh. Sobrang ganda po nila. Hindi ko rin alam kung ano pangalan nito ni. Ito, oh. Hello, Andy Terry. Monstera living in the kitchen. Elvira Gangan from Naga City, Bicol. Itong ano na to, cactus na to. Di ba mukha siyang black na gym, no? Ang totoo po niyan, una ko siyang nabili ay kulay green na may kulay yellow-green na mix. Pero po nung tumagal, nung nailagay ko na po siya sa araw, sabi ko nag-iiba yung kulay. Nasunog pa nga po yung katawan niyan eh, kasi sa sobrang... Makikita nyo, may sunog po yan dito. Sa may kabilang side dito. Yan, may sunog. Hello kay Amis Channel, Juanita Ting, Matthew Perenji Ramos. Hello kay Green Trees, Rosemary Bayona, Yesterday Ortega, GB Baroga, Alma Villabuesa, Mercy Villapuerte, Manelin Santos, Josefina Talakay. Hello po kay Tita Patselda, Tita Maril De Ramos, Sis Marg Santelian, Mamita Gina, Sis Adelina Losegro. And syempre, ito si Morning Beauty. Sobrang ganda ng kulay. Diba? May pink na tip, tapos ang ganda ng pagka-color niya. May pagka-bluish color. At ito naman si ating Cubic Frost na medyo orangey na mga violet na purple ba ang tawag dito. Ang ganda niya, ang dami niya ng pops sa ilalim. Hello kay Lucel Palible Official, Ma'am She Edit, aming Bakuran's Vlog. Si Suyon na may red tip. Echeveria Dix Pink. Ko na sa inyo yung kung saan mga nakalagay yung aking mga halaman. Makikita nyo naman na iba-iba yung lugar na meron sila. Pero mula umaga hanggang hapon ay naaarawan po talaga sila dito sa garden ko. Yung iba po talaga halos pulusan, pero ito po merong siyang net. Pero kaparaso lang po yung net. Ganito lang po siya kaparaso. Pakita ko sa inyo. Ayan lang po. Halos yung table lang na yan na tatakpan. Pero hindi po sapat yung takip na yan kasi po talaga namang makikita nyo na naaarawan pa rin siya. Dahil dito yung araw, dito nang gagaling yung araw. Dyan. Tapos, ano, pag lubog, eh dito naman sa kabila. Ayan. Kaya sikat na sikat pa rin yung araw nila eh. Pag, ano pa rin, natatamaan pa rin sila ng araw hanggang hapon. Dati po takot na takot talaga ako mag-alaga ng succulent. Lalo na yung succulent kasi alam ko masailan po talaga yan. Siyempre po diba galing sila sa highlands. Tapos mapupunta sila sa lowland. Nung nakita ko po na pwede naman po palang mag-alaga basta aalalayan nyo lang or palagi nyo silang bibisitahin kung saan nila gustong ng place or spot dito sa garden nyo. Ang gusto po pala talaga ng mga ganito ay maaraw na mahangin yung lugar. Kaya po siguro kaya po sila maganda din dito. Kasi po itong aking garden ay nasa roof po. Nasa second floor po kami. Kaya aarawan at nahahanginan po ng tama yung mga halaman ko. Kaya siguro po ganito po sila ka-healthy, ganito sila kaganda yung kulay nila.
Kasi hindi naman din po expected na magiging ganito sila kaganda. Kaya alam ko po na kaya nyo din pong gawin yung mga ginawa ko. Naman akong nilalagay na kahit anong fertilizer sa kanila, hindi pa po ako naglalagay ng fertilizer sa kanila. Sana po kahit maigsi lang yung video na to, nagustuhan nyo po yung aking video sa pag-share sa aking mga halaman na sun stress. Dito na po nag-end ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood and always be happy because life is a blessing from God. Keep safe everyone. God bless. Bye-bye. See you in my next vlog.